Hello, hello, hello. Papalitan na natin to. Tapos na ang spring at summer na. Actually, kasi simula pa lang ng summer. Officially kasi, July to September ang ano dito, ang summer. Na talagang kainitan period. But so far so good. Malamig na summer pa rin ang aming nararamdaman sa loob ng ilang araw. Yun. Anong flower ang lalagyan natin ngayon? So, bibili na tayo bukas sa Daiso ng bago natin ipapalit dito. Para may pang-drama tayo sa ating mga episodes. Okay, so my day started with syempre mga usual routine, counting. Ngayon is nadadagdagan na yung aking bawat araw ng counting ehersisyo o counting sipa-sipa dito. Nambubos yung kapitbahay. Oy, ganyan din ako. Pasilip-silip din ako. Huwag kang ganyan. So yun, yung stress-stress lang nito. Yung stress-stress lang nito. Yung stress-stress lang nito. Makabukas na naman ito. Ganun-ganun lang. Ayan. Ang malaga na na-exercise. Ganun. Di ba parang si Bolto? Si Bolt? Kunting ganun-ganun. Ayan. Ayun, and then ito, actually, dito tayo nagkakaroon ng problema. And medyo kinakabahan ako kasi, alam nyo na, itong mga kamay na ito, ang ano, katulong natin na sa pamumuhunan para kumita. Eh, pag hindi ko pa maikilos, are, paano? Tapos ang kuda ko ganyan pa. Napasbada nga tayo. Sabagay, okay lang ganito. Huwag nga lang yung ganon. Huwag lang yung paharap. Ay nako, ama na yung kanyang daldalan. How's my day today? Bukod sa akin mga regular na mga routine dito bago pumasok sa paaralan, eto yung mga napagdaanan natin kanina. Go, go, go. Nursery school. Naka-apron ng beauty natin dito tuwing umaga. 3 hours ang trabaho ko. At eto, malapit na tayong lumabas. After nun, dumiretso tayo ng bookstore because one student needs a new book with a workbook. And dito tayo napunta sa big camera. May malaki dito sa 6th floor. May malaking bookstore. Nung wala pa akong computer, no, dito ako nagpapabad ng oras. Nagbabasa ako ng mga English magazines dito. Kaya ngayon, bihira na ako makabalik because medyo abala na tayo. Meron na tayong, bukod sa computer, meron na tayong computer, meron na rin tayong camera, at abala na tayo sa pagtuturo at pagpa-vlog. That's why, na-miss ko rin ang place na ito. Malaki rin ang naging bahagi ng place na ito sa buhay Japan ko. Tapos, kain tayo lunch. Wala akong luto sa bahay, dito na tayo kumain. Mura dito. Set kung set ang gusto mo. At sinusunod din lang ang mga pinag-uutos na gawin para sa safety measures concerning coronavirus. At malinis ang lugar at the same time. Ang sarap pa. Kalam. Super. At mura pa. Diba? Ang saya-saya sa Japan. Alam niyo na tumbukin natin kung gaano kasarap magtrabaho dito. Of course, it's not all heaven. It's not all paradise. It's not always good. There are also contravidas here. And we're gonna talk about that in the near future. Yung mga kaapihang naramdaman ng ilan natin mga kababayan.
kalimita namang ganyan, kalimita namang nakakaramdam ng diskriminasyon, o meron din dito, at pagmamalupit, kumbaga, ay mula sa mga naranasan ng mga trainees, lalong-lalo sa mga parte mga nasa sektor ng agrikultura, ganun, factory, ng whatever, at kung ano-ano pa. Ako, never. Sa loob ng trabaho, ha, never did I experience na na feeling ko inaapi ako. Ganun. Siguro ba takot sila sa itsura ko na tipong Maricel Rodriguez na Sherry Hill na Belle of Flores. Ang arrive, medyo may pagkapakito Diaz at Max Alvarado. Puro dito tayo niya. Malipan kay Sherry Hill. Ganun. So, yun. Minsan is ano, you have to, ang tawag dito, to exude, you know, that look with authority. Hindi pong maangas ka. Diba? Kasi pag lagi ka pa ganyan-ganyan, ay medyo aapi-apihin ka nga, magkakaroon sila ng chance, oportunidad, at paniniwala na kaya ka nila. So medyo, kung ganyan ka man talaga, abay, di kang tinga natikas. Yes? Karamihan na. Diba ganun? So kahit ma'am sir, medyo tinatakot sila. Okay. So sakali itong mga ganito mga diskarte, mapapahaba na naman tayo. Utay-utayin natin. O iisa-isahin ko sa inyo ang ilan. Hindi natin lalahatin at pagod na ako. Magbabaldiyo pa ako mamaya. Alam niyo yung baldiyo? Ayan, pag-usapan din natin sa isang araw mga salita namin. Ayan, hindi ko na ipapaliwanag. Kasi sasamangan natin sa isang araw yung baldiyo. Total na banggit na natin. So yun, ang isa-isay natin ngayon ay kung gaano ba talaga kasarap. O ano yung mga puntos kung bakit pwede kong sabihin na masarap mamuhay sa Japan. From my point of view, mula sa mga mata ng manggagawang Pinoy na tulad ko. Eto po sila. Tarang! Peaceful. Totoo ito dahil sa 10 taon ko dito, wala pa akong nakikita mga bombahan, wala pa akong nasasaksihang mga habulan ng mga taga at kung ano-ano pa. Of course, meron din mga krimen na nangyayari sa iba't ibang sulok ng Japan, pero ito ay hindi ganun karami tulad ng ating nasasaksihan sa ibang bansa at maging sa ating sariling bayan. Ayon sa mga pagsasaliksik, nakakakuha ng mataas sa marka ang Japan pagdating sa kapayapaan for its low rates of crime, internal conflict, and political terror. At mas naging tahimik pa raw ito kung siguro ay wala ito dito sa area na kung saan malakas ang political tension at lagi na lamang merong konting kaba kung ano bang kahinatnan ng kanilang pakikipagkapitbahay sa bansang China at North Korea. At ito ay malaki nagiging epekto kung bakit bumababa ito sa rankings ng most peaceful nations in the world. Still, sa napakahabang panahon na, lagi itong kasama sa top 10. It is very, 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 very rare na nasisira sa schedule ang pagbiyahe ng mga public transportation dito sa Japan. Bus, taxi, train, kung anong oras ang alis, kung anong oras ang dating, yun mismo yun. Maliban na lang talaga kung dala ng sitwasyon. Like, may mga aksidente o merong national calamity at iba pa. Although maraming beses na rin ako naka-encounter ng mga Hapon na nakakainis, in general, they are really nice and they are polite. Kung may inaaway ka na isang tindera sa isang store, umasa ka na hindi siya makikipagsigawan sa'yo. Hindi ko na lang alam pagkatapos ng kanyang trabaho, pero pero yung sa oras ng kanyang trabaho is igagalang ka talaga niya at pipilitin niya magtimpi kahit nasa tama siya. Plus, marami pa rin nag-o-offer ng mga upuan sa mga sasakyan, lalong-lalo na sa bus. Huwag kayo mag-alala, hindi pa ako na-o-offeran ng silya. At sa kanila ka rin makakarinig ng pagkarami-raming sorry at excuse me sa maghapon mong pakikibaka sa labas ng iyong bahay. Konting sikuhan, konting sagi, may dadaan, konting punuan, lagi merong ganun. Kumene at sumimasen. Ito ang isang bagay na hindi na kailangang explain pa more.
Ito yung walang kadudadudang totoo dahil mismong ako sa loob ng 10 taon ko dito ang makakapagsabi na talagang bongga na bongga sa kalinisan ng Japan na nakakadagdag palalo sa kanyang kagandahan. Food, food, and food. Kailangan pa bang i-memorize yan? Eh pagkakadaming pagka sa sarap, ay tunay ka. Sa malalaki mang lungsod o maliliit na bayan, laging merong mga parks na kung saan pwede kang mamasyal-masyal, magpahinga, mag-exercise, maglakad-lakad, makapaglaro sa iyong mga anak, at mangarap. Sa aming area na lang, Diyos ko, Tambak. Plus, a lot of kawaii or cute stuff like kawaii characters, kawaii accessories, and kawaii fashion. Ang sarap-sarap sa mata. Ang sarap-sarap tingnan, ang sarap-sarap sa mata. Ang sarap-sarap tingnan ng kanilang mga kulay. O diba? At ito pang iba. O ito pa yung isa. Ang dami mga pagkain, mga lalagyan ng pagkain na collectible. Ang peg. Diba? Ayan o. Nabuking tayo. Yan ang bukit, diba? Yan. Kumbaga, lalagyan pa lang, panalo na. Yan. What more pa yung mga ano nila? Mga lasa. Kagaya nitong cheese and ano, cheese and pepper. Lasang-lasa mo talaga. Although hindi ko siya gusto. Itong dalawa halos paubos na. Paubos na halos yung isa. Ito saan hindi masyado, hindi talaga mahilig sa cheese. So yun, in general, is peaceful, maganda ang kapaligiran, ang sarap mamili, basta may pambili, magagalang ang pangkalahatang bilang ng mga mamamayan, and madaming kawaii. Ayun. And more pa more. Alright, so I'm very lucky na nandito ako sa bansang Hapon. And wow, dito ko rin nakuha ang talagang pangarap ko. Na eto na, yung pinapanood ako ng maraming tao na kasama kayo. Yan talaga yung gusto ko. Yung nakakapag-kuda-kuda ako, tapos ang dami nanonood. Yan. So, maraming salamat po sa inyong pagsama at bukas, lalabas ako. Kasama si Sister Raka ko at meron kaming bibilhin. Ano-ano yung mga bibilhin namin? At ano-ano yung mga, at saan-saan kami pupunta? Well, malalaman nyo bukas yan. So this is your friend Roberto saying, arigato gozaimas at mabuhay ang lahat ng Pinoy saan mang sulok ng world. Robertology pang more and more.